Ibinalita nga ng Pag-asa ngayong hapon, 4 PM, na si Dante ay nagre-enter sa Pilipinas, at dahil siya ay nagre-enter niya sa Pilipinas, ang Batanes ay nasa signal number 1 sa ngayon. So si weather disturbance Dante nga ay humina na sa isang tropical depression na lamang ngayong Friday ng tanghali, ngunit bumalik nga ito sa Philippine Area of Responsibility pagkatapos nitong manalasa dun sa mga lugar na naglandfall nga ito. Sa 5 PM bulletin nga ng Pag-asa, itong weather disturbance na si Dante ay bumalik nga sa ating Philippine Area of Responsibility kaninang alas 4 ng hapon, at ayon sa forecast sa ito ay patuloy nagagalaw papunta ng northeast. So yung sentro nito ay huling namataan sa 210 kilometers dyan sa may west-northwest ng Basco, Batanes, or nasa 185 kilometers west ng Itbayat, Batanes. Si Dante nga ang ika-apat na storm ngayong taon na ito, at so far ayon sa tala ay nasa 6 ang namatay na naging casualty dahil sa paglandfall nito sa iba-ibang lugar, at nasa over 63 million worth daw yung mga na-damage na agricultural na pag-aari ng mga probinsya na tinamaan ni Dante. Patuloy nga itong gumagalaw patungo ng northeast at 20 km per hour. Sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, mayroon pa rin nakataas na gale warning, lalo na dyan sa may Northern Luzon's Northern Seaboard, kung saan inaasahang maaring magkaroon ng taas ng alon na 2.8 meters to 4 meters. At ang sabi nga rin ay mapanganib ang pagta-travel sa ngayon, lalo na dyan sa may mga sasakyang pandagat na maliliit sa ganitong klase ng pag-alon. Yung mga mariners natin na walang proper experience sa ganitong klase ng karagatan ay pinapayuhan na muna na huwag na munang maglayag. So si Dante ay inaasahan na magla-landfall dyan sa may southern Taiwan later ngayong araw. So inaasahan din sa forecast ng Pag-asa na si Dante ay magiging extratropical cyclone sa Sabado pagtungo niya dyan sa may East China Sea. Matatandaan natin na si Dante ay unang pumasok sa Philippine Area of Responsibility noong Linggo. So halos nasa ilang araw na rin siya dito. So nasa malapit na siya mag 1 week dito sa Pilipinas, at ayun na nga bumalik pa siya. So sana tuluyan na siyang lumabas. So ayan po yung huling latest na weather update natin mula sa Pag-asa. Mag-ingat po tayong lahat at maging handa sa maaaring epekto pa rin ni Dante.